Hi guys, this is Benjie again, and ito na naman, may bagong reaction na naman tayo. Excited ko i-react tong clip na ito, guys. Honestly, nakita ko lang isang beses to, and gusto kong mag-react. Kasi nga, palapit ng palapit na yung ipapalabas na yung mom, yung martyr or murder. And si Daddy Yap ay naglabas ng konting scene sa martyr or murderer na scene, which is para sa akin medyo may pinapatama siya, at sa tingin ko magiging controversial to. So gusto kong ipakita ko sa inyo yung reaction ko, so let's do a reaction now. So eto yun, guys. Greggy at Irene, naway maging paalala ang kasalang ito. Guys, ito yung kasal ni Irene Marcos at Greggy. Ayan, Araneta yata, Greggy Araneta. O si yung asawa ni Irene now. Ng mga tungkulin ninyo bilang anak ng Diyos, maging sensitibo sa kapwa, sa tunay na prioridad, sa tunay na kahulugan ng selebrasyon at pagpapahalaga sa kapakanan ng mga nangangailangan. Maging simple, payat at huwag maging palalo. Huwag maging ganid at mapagmalaki. Huwag ipangahas ang yaman. Sa magaling yung pari na yan. Chuhi ni Greggy, si Father Fritz Araneta. Bakit wala bang makuhang pari dito sa Ilocos? Eh, yan ang gusto ng anak mo. Hayaan mo na. Mami, anong hayaan? Kasal to. Ano gusto niya? Habang pinaplano natin tong kasal, sinacheck natin yung statistics kung sino ang hindi pa nananangalian. Hindi. Boses mo. Kasalanan sa Diyos ang kalabisan! Ang kasiyahang parang wala ng bukas nang hindi man lang naibahagi sa kanyang simbahan at sa kanyang kapwa. Maging ehemplo sana kayo ng maging makakristyano at talikdan ang ganitong makasalanang gawain. Dami mong alam! Okay, nagulat ako doon na. Nagulat ako doon, nagalit si Amy. Sabi daw totoo to nangyari dahil kasi nga nagalit si Amy sa kasal ni Irene dahil na sila sabi ng pare. Naalala ko kasi sa Catholic school ako nag-graduate. So, one thing na naalala ko sa Catholic school is nag-homily sila but not related on the occasion of the day. Lagi na lang titira na yung politika. Laging politika. And sad to say, nangyayari yun, laging titira nila yung mga proseso at that time. So, totoo lang, sad to say, in the history talaga, malaki ang impluwensya ng mga ng simbahan sa politics ng sa atin dito sa Pilipinas, which is medyo nangingilam na yung simbahan sa gagawin ng ating mga leader dito sa Pilipinas, yung sad to say. But sa ibang bansa, hiwalay yung ang simbahan at yung government. Yon. Dito, hindi. Nangingilam ang mga pare. Diba? Nakita natin sa 1986 na sila yung isa sa mga, yung nakita kayo nagdadasal ng mga madre ng rosaryo doon sa EDSA. Tapos, sila pa yung naghihimok doon sa mga realista, which is para patalsikin ang mga martyrs. So, nangingilam talaga sila. Na
alam mo yun, dapat ang message nila is the message of God, hindi yung the message of their own political interest. And alam mo yung sa mom, si Cardinal Sin, si Cardinal Sin yun eh, yun yung leader ng sa Pilipinas, eh, nangialam siya. Kasi nga, alam niya, magkoconnive siya o makipag-cooperate siya sa NPA at saka sa LP, which is yung partido ni Ninoy o ni Cory Kong o ni Cory. Yun yun. And sad to say, talagang laking impluensya ng relihiyon o ng simbahan sa ating mga politician ng mga leader. Kaya takot yung mga politician natin, lalo na kung election, guys. Diba? Kailangan ligawan nila yung Catholic Church, yung Evangelion, para yung boto sa'yo. Diba? So, yung masakit pa nga, diba? Yung last election, nag-dialogue about sino yung boboto nila. Tapos sa loob ng simbahan, and parang nawala yung pagrespeto sa loob ng simbahan. Nag-simbahan yun eh. House of worship yun, hindi house of politics. Nangyayari sa atin yun, honestly. Maraming beses na nangyayari sa atin. So, kaya yung mga pare natin, nangyayalam sa ating political ito. And nangyayari yan. Every elections or every major decision na matatamaan ng simbahan o kung ayaw nila yung uupo, mag-endorse sila ng opposite dun sa ayaw nilang uupo. Eh, nangyari yun, guys. Sa panahon ni Marcos, yun yung panahon pa nga ni Duterte, tumakbo siya, diba? At saka yung tumakbo si Bongbong Marcos. Diba? Nangyari yun, guys. And sad to say, kasama talaga yan. Yan. Sana mabukas yung ninyong sa inyong mata na ang simbahan ay malaking influensya sa ating politics, which is dapat hindi. Hindi dapat. Hindi direct sila mangilam sa mga desisyon, sa mga batas na gagawin, sa simbahan. For me, kasi we're going on the old ways. Hindi tayo umuunla, hindi tayo sumusulong. Lagi na lang, it's just the same old tune na kailangan sundin to. Kasi ito yung sa simbahan namin, ganyan. Hindi pwede. Nag-change ang, yung problema. Nag-iibod yung problema ng isang bansa. Hindi ka pwede mag-stagnan sa old laws. Diba? So, respetuhan lang sa belief, di ba, sa reliyon. Pagdating sa pag-unlad ng bansa, talagang maging, yung thinking natin, hindi pwede maging, we'll stick on the norms ng simbahan, di ba? Hindi pwede yun eh. Kasi kailangan country yun eh. Lahat tayo yan, di ba? Kaya ma-realize natin na yung pare, mag-homily. Tapos, yung sinese-celebrate mo is celebrate ka sa ibang occasion, tapos politics yung titira, yung dinidiscuss. Diba? Dapat yung hinahamili nyo, yung mismong celebration, yung kasal. Hindi yung patama doon sa politician na ayaw mo, di ba? Wala sa lugar, di ba? Which is nangyayari yun, humili ka, so ang minimessage nila yung kanilang saloobin about their political aspiration. Nangyayari yan, so humili, this is true, nangyayari. O, ngayon, sa kasal ni Irene, di ba? Diba, kasal yun eh, dapat sinabi ng simba dyan na o Irene, Greggy, so pagpasok niyo sa pagdating sa kasal, ganito ang maipapayo ko sa inyo as pare. Dapat ganun eh, kasi yung way nung sabi niya, hindi na yung Marcoses, yung mga ayaw nila sa parang wala doon sa lugar.
Yun yung, wala, parang yung pare, walang respeto dun sa ano, sa ikakasal. Kasi homily yun eh. Dapat ang homily, nagbibigay ka ng aral, ng lesson, or yung pagkakaintindi mo sa scripture ng Biblia. Yun dapat yung dapat sabihin ng pare, hindi yung politika. Hindi yung politics, yung ano yung ayaw nila doon sa politician nyo, ito yung piliin nyo, mga ganun ba, na ano, which is nangyayari, yun yung masakit doon. Eh, nang nagustuhan ko doon, nagganit talaga si Aimee, no, guys, nagganit siya, kasi parang, mali yata, eh, kasal to ng kapatid ko, tas itong Princess Amino, di ba? So, dapat, magbukas tayo ng ating mga mata, ma-realize natin na nangyayari to. At hindi na tayo uli magpagbibilog ng ating ulo sa mga ganitong taktika o ganitong ways o paninira sa mga leaders natin. Nangyari kay Duterte, nangyari kay Bongbong, na nangyayari naman. So, it's sad to say, guys. Kaya, ito, dapat mamulat ang ating mga mata sa katotohanan. Yan. So, bato-bato sa langit, wag magalit, guys. Kasi, ito ay ni-research nila. At, totoo nangyayari to, guys. And, aminin ko nangyayari to. Ako, graduate ako sa Catholic school. Nangyayari yun. So, yun lang ang aking reaction, guys. Please subscribe, like, share tong video na ito. O panood kayo ng beses ang distraction. Papasalamat kayo. Papasalamat ako doon. Guys, so don't forget to press the bell button, guys. So this is my reaction for this clip, guys. And see you to the next reaction video. Bye for now, guys! Thank you so much for watching. See you again on my next video.